Grupong Ban Toxics, may babala kaugnay sa pagbili ng laruang lato-lato. Mga bata naglalaro ng lato-lato, dapat mabantayan ang magulang ayon sa grupo. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Iba-iba ang kulay, umiilaw pa ang ilan, at magkakaiba rin ang laki ng laruang bilog na ito na patok ngayon sa mga bata at matatanda, ang lato-lato. Sa pwestong ito ni Josie sa Malvar, Batangas, nagkakaubusan pa nga raw dahil mabenta. 20 to 65 pesos ang bentahan nito sa merkado. Mga dalaga, binata, kahit pagulang, hinahanap talaga nila yan. Anak nila naghahanap daw mga anak nila. Sa kabila ng pagiging popular at click sa marami, nababahala naman ang grupong Ban Toxics. Sa pag-iikot daw kasi ng grupo sa ilang pamilihan, nakita nilang walang proper label ang packaging nito. Malinaw raw na hindi nasunod ang nakasaad sa Republic Act 10620 o ang Toy and Game Safety Labeling Act of 2013. Wala raw silang nakitang license to operate o LTO markings sa plastic nito. Wala rin mga toy manufacturer. Kung sakaling merong problema, may complaint tayo, sino po yung ating pagdudulugan ng ating mga reklamo? Cautionary statement, isa yan din sa requirement, wala rin pong nakasulat doon. Sa ginawa raw research ng grupo, may mga bansang nagpatupad ng pagbabawal na maibenta ito sa merkado, gaya ng Amerika, Canada, Egypt at United Kingdom. Ipinapanawagan na raw ng Ban Toxic sa Food and Drugs Administration o FDA na magpalabas ng advisory tungkol sa pag-iingat sa laruang lato-lato. Dinulog na natin itong ating na-discovery na mga laruan at yun, inaantay natin kung ano yung magiging tugon nila dito sa atin. Hininga na ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang FDA tungkol dito. Wala pa silang tugon. Ipinapanawagan na rin ng grupo na bantayan ang mga magulang ang kanika nilang mga anak sa paglalaro nito. Merong ilang mga bata na nakita tayo over the internet na tinamaan nitong laruan na ito. Strangulation hazard dahil nga doon sa dulot ng haba ng tali na ginagamit at maging yung choking hazard. Sasawayin ko na lang po pag naglaro ng ganun. Kasi mahaba po kasi ang tali noon, dalawang magkaganyun. Hindi ko na po anuhin palalaruin. Nakita rin daw ng grupo na naibibenta malapit lang sa mga eskwelahan ng lato-lato. Kaya't mensahe rin nila sa mga pamunuan ng eskwelahan na tutukan din ang pagbili ng mga estudyante sa laruang ito. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.